Another day, another pagluluto na naman ang ating gagawin. So for today's video, bago ako tumumbling, magluluto tayo ng hapunan. Ang lulutuin ko nga pala ngayong gabi ay chicken mechado. So araw-araw nag-iisip talaga ako kung anong ulam na lulutuin. Iyan talaga kasi pag nagluto ka araw-araw ng the same ulam, magsasawa sila at hindi nakakain. Kaya naman dapat creative tayong mga nanay. So bago ang lahat, hugasan ko muna yung manok kasi galing ito sa supermarket, galing sa freezer namin. So kailangan matanggal yung mga bakterya at ayan, maghihiwa din tayo ng sibuya. So pa square-square lang natin hiwa yung sibuya, hindi na masyadong maliit kasi ilalagay lang natin ito sa marinade. So ayan yung ating manok. Maglalagay lang ako ng toyo. Pagkatapos, meron din tayo nitong oyster sauce at lemon juice. Pagkatapos, maglalagay din ako ng black pepper. Lalagay ko na rin yung sibuyas at saka bawang at bay leaves. So yung bay leaves nga pala namin ay fresh na fresh from the garden. Ako lang nagpa-dry niyan. At ayan, pagkatapos ay imimix na natin lahat yung mga ingredients. So 30 minutes lang natin imamarinate yung chicken. Hindi na masyadong matagal kasi chicken naman yan at malambot naman yung karne ng manok. One, naghihintay ako ng 30 minutes ay maghihiwa na rin ako ng aking gulay na gagamitin ngayon. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluto ng chicken mechado. Meron tayo nitong carrots, bell pepper at saka patatas na rin. Maghihiwa din ako ng kamatis. Isa din ito sa pinaka-importanting sangkap sa ating chicken mechado. So ayan, ipiprito ko muna yung vegetable natin, yung ating gulay. Uunahin ko yung carrots. So bakit ko nga ba ipiprito itong ating gulay? Para hindi siya malasog kapag ilalagay natin, i-combine natin ito sa ating mechado. Isisunod ko na rin sa pagprito yung ating patatas. Kailangan lang natin ito mag-golden brown. Hindi na masyadong lutong-luto. Basta lang ma-brown lang yung ating balat-balat. Pagkatapos ay lalagay natin ito sa kabilang plato. Susunod na may piprito ay ang ating bell pepper. So sobrang makulay yung ating bell pepper kasi meron akong yellow at saka red na bell pepper. Pagkatapos iprito yung ating gulay, ilalagay na rin natin yung ating manok. So natapos na siyang mamarinate kasi 30 minutes na. So amoy pa lang, sobrang sarap talaga. So nakita ko pala yung recipe sa YouTube at nagustuhan ko talaga at ngayon ay itatry ko talagang lutuin ito. Kailangan lang pala natin i-brown yung ating manok, huwag nang masyadong lutuin kasi iluluto pa natin yan mamaya. So pagkatapos ma-brown yung ating chicken ay ilalagay natin ito sa kabilang plato, same with the other gulay. Ngayon naman na igigisa ko yung sibuyas at saka bawang na ginamit ko kanina sa pagmamarinade. Nakalimutan ko palang maglagay ng oil. Gigisa lang natin, isusute lang natin ito hanggang sa maluto yung ating sangkap. Pagkatapos ay maglalagay din ako ng kamatis. So hindi masyadong maraming kamatis kasi hindi naman season talaga dito ng kamatis. So maglalagay na lang ako ng tomato sauce. Ihalo ko lang ito, i-mix together hanggang sa maluto at saka maglalagay din ako ng chicken broth at ilalagay ko rin yung leftover na marinade kanina sa manok. Ihalo na natin ito with the other ingredients. Maglalagay din ako ng asukal. So white sugar yung nilagay ko at konting asin. Mix lang natin ito together. So iluluto ko pala to sa oven. Kaya naman nagkuha ako ng oven proof dish at nilagay ko yung manok. Ihalo natin yung sauce na niluto natin. Pagkatapos, ilalagay ko na rin yung ating gulay na pinrito kanina. So ilalagay ko pala to sa oven. Kaya ganito. Pwede naman sa stove nyo lang lutuin. Pero ako talaga gustong gusto ko sa oven kasi naluluto talaga ng maigi yung manok at hindi siya hilaw, hindi siya may dugo pa. So after 30 minutes, ayan na siya, mukhang masarap talaga. Binalik ko ulit sa oven at kinuha ko yung takip. Pagkatapos sa isang oras, ayan na siya yung ating beef mechado. Sobrang sarap! That's chicken on a pot. Yeah, that's chicken mechado. Mm. Is it nice? Is it salt? Taob na naman ang kanin natin ito. Tataob ang kanin nito. Hi guys! Dinner time! Our dinner for tonight. You know what's our dinner tonight? Dinner for tonight is chicken mechado. You love chicken, eh? Chicken mechado is famous in the Philippines.
Very good, Silas David McPherson. Eating nicely. No, you sit in there and finish your food. Don't. You like it? You like the beef chicken machado? Machado. What's it, machado? Chicken? Machado. Machado. Okay, one more time. Chicken? Machado. Machado. How about you? Chicken machado. You have to louder your voice. Chicken machado. Chicken machado. You. How about you? Chicken machado. How about you? Chicken machado. Chicken machado. Dad is eating too? Machado. Rice tonight, Dad? Chicken stew. Chicken machado. Oh. Mama, more rice. I don't like more chicken. Rice? Okay. I don't like the chicken. Babies are weak, and if you're weak, you can't fight the bad bacteria in your body. Yummy! Chicken machado! Our dinner for tonight is... We keep on eating dinner. What else can you do? Yeah, I want rice only. Rice only? Ay, what have you done to your food? Here's a chicken machado. Our dinner for tonight, I'm gonna make tomorrow. Mommy's gonna make Spanish bread. Spanish bread? It's not you, I'm asking Daddy. I ate some bread when I was in Spain. Was it Spanish bread? No, that's not the other one. Yummy Spanish bread and yummy. So let's try now our machado made by Mommy. Chicken machado. Chicken machado, delicious. Chicken machado. Daddy's eating right for tonight's video. Chicken is nice. Look at Silas. Delicious. You want some more rice? Right? Come here, mommy. Hi, mommy. Hi, mommy. No, that's not funny. Here. Can I get one? Mommy. Yeah. Ubus ng ating kanin. Naubos tonight's video. It's finished, the rice. So and guys, sobrang sarap ng dinner namin tonight. Chicken machado, sobrang sarap talaga pag Filipino foods. Thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!